Nakapakinig po tayo ng mga patotoo mula po sa ating kapatiran. Nandiyan na ba si Ate Artie? Ito po, Sister Artie po ay sister-in-law ko. Siya po ay mas matagal na po siyang member dito. Mas matagal po siya sa akin. Mas mukhang bata lang siya sa akin. Good morning. Pwede ko po bang alisin ito muna? Hirap po magsalita. Happy anniversary po sa ating lahat. I'd like to thank, siyempre po ang Panginoon, I got saved noong October 7, 1983. Matagal-tagal na po, going 38 years na po sa biyaya ng Panginoon. And although I got saved after graduation ko sa college, ako po ay bunga ng Sunday school dito nung maliit pa ako. Kasi dati po sa West Crami kami nakatira. I spent my early childhood there. Tapos dito nga po ako nag-aral ng grade 1 to 3 sa Murphy 1 and 2 elementary. Diyan po ako nag-aral hanggang grade 3. Tapos nung 1970, lumipat po kami sa UP. Natigil po yung pag-attend ko ng Sunday school. Pero very memorable po sa childhood ko yung time na nag-aral ako at nag-attend ako ng Sunday school sa church na ito. Naalala ko po yung mga teachers ko, sina Sister Nitz Aris, sina Sister Elsa de la Cruz. Nako, mga blessing po ang mga teachers kong yan. Hindi ko po sila makakalimutan yung mga turo nila sa Bible. And which is probably the reason na kahit nalayo kami noong 1970 sa UP, na-cut off yung pag-attend namin sa church. Naaalala ko po yung mga turo nila sa akin. Until the time na dahil po sa ating pastor, ang ating mabuting pastor, si Pastor Abraham Valiega, pinabisita niya po kami sa UP. Ang layo-layo po ng UP. Noon nga po, talahib pa yung lugar namin eh. Pero faithfully po, may mga workers na nagpupunta doon, binibisita kami, namamasahe sila ng mahal para lang puntahan kami. So, nagpapasalamat po ako sa church na ito dahil kung hindi po sa church na ito, ang ministry po ni Pastor Abraham Valiega na nagpapatuloy po dahil sa kanyang katapatan. All of us are here. Marami pa po ang nadala sa Panginoon. Marami pong naging bungang churches dahil po sa katapatan ng ating pastor. No? Pastor Abraham Valiega lived and died happily serving the Lord. Kaya nga po siguro ang isang maiiwan ko lang po na encouragement for us is that gayahin po natin ang ating pastor. Namuhay po siya. He served the Lord happily until the end of his life. And sabi nga po sa 2 Timothy 3:14, let us continue. And sabi din sa Hebrews 12:1, let us run with patience the race that is set before us. Kasi yun po ang naging buhay ng ating pastor. I'm sure kung nandito siya ngayon, he would give the same message. Let's be faithful. Let's continue. Kasi po ang gawain hindi pa tapos. Marami po po kasing kaluluwang hindi pa nasisave. Hopefully tayo pong nadala nila sa church, tayong nasave sa church na ito, magamit din tayo ng Panginoon. Wherever we are, kahit po nagkakaedad na tayo, saan man tayo makarating na lugar, whether we go abroad. Some of you may not be staying here or maybe lalo na yung mga kapatiran sa probinsya and those who are leaving the country. Kahit po saan tayo makarating, paggamit tayo sa Panginoon. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Tayo ay maging blessing din sa iba. Salamat po. Amen. Salamat ate. So, 70s pa lang nag-a-attend na ng Sunday school si Ate Artie. College na si Ramir nun. Next naman, ito po ay medyo bago siya pero nakaka-encourage din po ang testimony ng kapatid natin ito. At kahit bago siya, maganda siya magbigay ng testimony. Kaya siya, ngayon po ay tatawagin po natin siya, si Brother Jeremy. Brother Jeremy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jeremy Junicio. Nasave po ako noong
October 2006 and nabaptize ako ng September 2019. So, una sa lahat, patawarin niyo na po akong medyo magiging madaldal ako ngayon. Pero I think there's just so much to share with the works that God what do you call this? Parang nag-manifest sa life ko. So, I just wanted to share about our business venture. So, Triz and I, my partner, we started the business in Baked by Try Me last 2016. So, we had the decent work back then, and we quit our job. We tried starting a business, and then, isip namin, paano ba to? Paano magsisimula lahat? Naalala nyo, before, we were just selling Silvanas here. We were offering it to people. Nakakaya at first, but we all have to start somewhere. And we just have to put our faith into God na He would work in our lives. So, after that, I remember yung mga benta pa lang namin time na yun. Like, 1 week, may isang cake, sobrang happy na namin. And we just decided na the business would be like, would be devoted to God talaga. So, we were giving like 10% of our profits. Kahit mababa pa yan, parang wala pa kami masyadong kita na eh. So, parang, ang sakit ibigay, di ba? Pero just have to always trust in God. Always trust in whatever works He will do. Kasi, isipin mo, if sa malit na bagay, hindi ka niya papagkatiwalaan, paano pa sa bigger things? So after that, 2017, we started, we found a place, start kami ng restaurant, which is the Big Boys Diner. And okay naman siya until the pandemic hits. So lahat ng mga businesses, it's starting to fall apart. And I remember yung time na yun, nag-initiate pa si Tris na, tara, magbigay tayo sa mga tao. Let's cook for the people. Let's show initiative na, as Christians, we have to care for people. Sino pa ba, diba, ang gagawa nun? Sino pa ba mag-initiate? Kailangan natin maging example sa mga tao kasi, I mean, it is what's our calling, diba? To lead, to be someone na na people will look up to. And if yung si God na ma-manifest sa atin, mas maganda yun para like, they will be able to move forward with their life and become better Christians. So, gusto ko lang maging thankful talaga kay Lord kasi after nga nun, nung everything fell apart na, so yung restaurant namin is starting to like go down. My friend si Triz nun, so she said na parang, try nyo kaya magbenta ulit ng cakes. So we were hesitant at first kasi parang cakes ang tagal gawin eh. But then parang konti na ng profits, tapos ang tagal ng time. So parang worth ba? So yun, Mother's Day, like the orders are starting to come in and then slowly, every day, parang dumadami siya. So it's very, parang wow, possible pala to. So yun, never nawala sa amin na sa lahat ng benta namin, sa lahat ng kinita namin, we would always set aside 10% of our profits to give it to the church. Why? Because ito yung natutunan ko dito eh. I'm a new member, but one thing that Pastor Vallejo instilled into me is you always have to give. Paano lalagan yung cup mo ng blessings if it's too much na? So you have to pour it out onto other people. Be a blessing to other people because that's our purpose here as Christians. I think mas maganda kung yung life mo may reason to live. You have a purpose. Ano pa ba? All I know is this time na, so nakita na, every year we're able to like give to the anniversary. And I remember one time then nung I think that's the pastor's conference or something. Pastor Vallejo, we served steaks to them. And I just remember that time when pinakilala niya kami sa mga pastors and sabi niya parang, tingnan niyo itong dalawang to. Ito yung magiging haligi ng church. So sobrang na-challenge kami at the same time. Parang sobrang kinabahan. Kasi parang, ang laking challenge eh. But ngayon parang slowly nakikita namin na very possible pala. And nothing would be unreachable if you're doing it for the right purpose.
if you're doing it for the Lord. So I'm just thankful every day na nakita mo yung envelope mo, parang mas malaki yung pwede mong maibigay. So parang achievement siya for everyone na parang let's challenge each other na parang be a blessing to the church so that the church could like get more people into God and we could save more souls. So yun lang, I just wanted to I just remember something na lagi kong naalala kay Pastor Vallega na you always give with a smile kasi that's something na as Christians you have to keep on doing and keep on remembering because living the Christian life is not easy but it's always worth it. Thank you. Okay, thank you, Brother Jeremy, for sharing with us the goodness of our Lord in your lives, specifically in your business venture. So, giving back is one of the best ways to praise and worship our Lord. Okay, yung pong huling magbibigay ng ating ng testimony ay miss na po natin siya. But hopefully by December, during the holiday seasons, ay makasama po natin siya. Wala pong iba kundi yung pong butihing may bahay ng ating late pastor, Abraham Vallega. So, babalikan po natin, pakinggan po natin, miss na po natin si Sister Letty. Amen! Po natin, pakinggan po natin, miss na po natin si Sister Letty. Kasama pala. Natin, pakinggan po natin, miss na po natin si Sister Letty. Magandang umaga sa inyong lahat. Natutuwa naman ako kay Jeremy. Nakita ko yung talagang growth niya sa kanyang Christian life. Kaya ako na yung umaga sa kanyang testimony. Okay. Gusto kong batiin ang Blue Ridge Bible Baptist Church sa kanyang ika-55 kaarawan. Blue Ridge Bible Baptist Church sa kanyang for the first time in 55 years, I'm absent physically, but I feel that I'm in the midst of the membership. At ako'y nagagalak at masaya, nakikita ko kayo. Pag nakikita ko masaya, masaya rin ako. Sapagkat, sabi ko nga, dapat ngayong panahon ito, lalo tayong maging masaya na naglilingkod. Dahil napakaikli ng panahon and we are suffering from this unknown, unseen enemy. So ang prayer ko lang na sana yung mga hinidil natin na mga hindi pa nakakakilala sa kanya, ngayong anniversary maligtas sila. Ganun din sa mga kapatiran natin na nasa church ngayon, na nakikinig, na sana po ay mag-surrender tayo, dedicate natin ang lives natin para sa gawain. Malapit na po ang pagdating ng Panginoon. So I'm praying hard tonight dito sa amin kasi I'm praying very hard na sana maging successful itong anniversary natin ngayon. Thank you very much and God bless.